What's up guys? Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken sayadiye. Sorry, nabubulol. Welcome to my channel po. Ito po ay Arabic foods ulit. Chicken sayadiye ang tawag. Bali, ikakaramelize natin yung onion para maging brown rice yung rice natin. Kasi gagawin natin siyang parang brown rice. Pero white rice talaga siya. Narito ang ating mga sangkap. Meron tayong chicken. 1 kilo ito na chicken fillet o chicken breast. Ito talaga yung gamit sa sayadiye. Pwede rin fish sayadiye. Isda yung gagamitin. Pwede rin yung fish fillet. Pwede rin yung white fish. Pwede rin yun. Nasa sa inyo kung gusto nyo whole chicken ang gamitin nyo. Pero ito talaga yung ginagamit namin para sa chicken sayadiye. Meron tayong rice, 3 cups ng rice, Uncle Vince ang gagamitin ko. Pwede rin ng Italian rice or American rice, pwede rin yun. Meron tayong soy sauce para sa pampakulay, pampadagdag ng kulay. Kasi hindi naman masyado nagbabrown yung white onions na gamit ko. Ito yung white onions, 1 kilo siya. O siguro mga 8 pieces na medium lang na onion, kung malalaki. Pwedeng ganun, mga 6 pieces na malalaki. Meron tayong laurel leaf at saka cinnamon stick. Tag-isa lang sila. Gagamitin lang yung mamaya pag ilalagay na yung chicken. Meron tayong salt. Meron tayong oil para sa panggisa. Meron tayong ground sweet pepper. Meron tayong cinnamon. Meron tayong ground black pepper. At saka yung ating garlic, 1 cloves lang kasi ayaw nila ng maraming garlic o yung maamoy na pagkain. Ngayon po ay mag-start na po tayo. Bali, ikakaramelize po natin yung ating onions hanggang sa mag-brown. Bali, ito na po ang ating pan. Dito po natin siya igigisa. Napreheat ko na yung pan ko. Lagyan natin siya ng oil para magisa yung onions, makaramelize. Tapos, i-open natin yung blower kasi para hindi umamoy, mag-amoy sibuyas yung ating kusina. So, ayan, medyo maingay kasi may blower. Ilalagay ko na yung ating onions para i-caramelize. Napreheat ko na po siya. So, mainit na yung ating pan, ang ating kaldero. Ayan, may sound check ako kung mainit na. Bali, ikakaramelize lang natin yung onions hanggang sa mag-brown. Pag nagkakaramelize kayo ng onion, huwag nyong iiwanan o bahagyan nyo lang ititigil na naka-stay siya ng ganyan. Tapos hahaluin nyo every 1 minute kasi kung hindi, masusunog yung ibang onion sa ilalim at papait ang inyong caramelized onion. Nakasok na pala yung ating rice, 3 cups rice sa tubig para madali siyang lalambot. Kasi ang rice na ito ay parang hydrated rice, yung pinatuyo talaga siya. Kaya kailangan ibabad sa tubig kung hindi magiging matigas at parang goma yung rice. Kaya kailangan ibabad muna natin siya habang kinakaramelize yung onion. Ayan, medyo nagpa-brown na yung ilalim niya. So pag ganito na po, huwag niyong iiwanan kasi masusunog yung ating onions. Kailangan pantay ang luto lahat ng onions mag-brown. Ayan, medium na yung pagka-brown niya. O partial brown na yung mga onions. Saka yung ilalim ng kaldero medyo masusunog. Hindi masusunog, nagiging brown na rin. Pero kailangan huwag niyong iwanan kasi masusunog talaga. Ayan, nag-brown na yung ating onions. Pati yung ilalim, nasunog na rin. Pero at least brown na yung onions. Hindi na siya papait kasi pantay na lang yung kulay ng onions. Lahat. Ilalagay na natin yung ating garlic. Ayan, nakalagay na yung ating garlic. Susunod naman natin na ilalagay yung ating chicken. Parang ginigisa lang natin. Pero naubos na yung mantika kasi sinipsip na sila lahat ng sibuyas.
Bango. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating chicken. Halo-haloin lang natin siya. Tapos tatakpan muna natin siya ng mga siguro 2 minutes para ma-incorporate yung mahalo ng husto yung onion at saka yung chicken. Saka natin ilalagay yung spices natin, yung mga black pepper, cinnamon, at saka salt, at ang ating soy sauce na kaunti. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Tatakpan na muna natin siya para mahalo yung lasa ng chicken sa onions. After 2 minutes, check natin siya. Ayan, medyo nagtubig na siya. Na-incorporate na yung onion sa chicken. Lalagay na natin yung ating mga seasoning. Tapos lalagyan natin siya ng tubig para lumambot na siya. Ngayon ay nalagyan na natin siya ng cinnamon, kaunting salt, ground black pepper, at saka yung sweet pepper natin na ilagay na po natin siya dito. Lalagyan na natin ang ating laurel at ang ating cinnamon stick, at lalagyan natin siya ng kaunting soy sauce. Yan. Pampakulay yan. Pwede rin sa pandagdag ng lasa. Yung paglagay ng salt at saka yung soy sauce, huwag masyadong marami. Depende sa panlasa ninyo, pero dito gusto nila matabang. Kaya kaunti lang ang mga nilalagay ko. Kayo lang ang bahalang magdagdag. Kasi dito, gusto nila mga diet kasi sila eh. Kaya gusto nila yung mga matatabang lang. Ayaw nila ng mga maaalat na pagkain. Tatakpan po uli natin siya ng 2 minutes, tapos lalagyan na natin ng tubig. After 2 minutes, lalagyan na natin siya ng tubig para mas mag-brown pa yung tubig niya sa kasa onions. Tapos i-boil natin siya ng 20 minutes pa. Lalagyan natin tubig. Tantya lang ang paglagay ko. Pero kung gaano karami yung rice, halimbawa ang rice nyo ay 3 cups, lagyan nyo ng 4 cups na tubig kung hindi kayo marunong tantya. Pero ako pag nagluluto, tantya-tantya na lang lahat. Yan, ganyan lang karami ang ilalagay kong tubig. Kung napapansin nyo, brown na yung tubig niya. Mas magbabrown pa siya pag kumulo siya dahil yung extract ng caramelized onions hahalo dun sa tubig. Bali, pag after 20 minutes at ready na siya, ilalagay na natin yung rice. Yan, takpan muna natin siya at pakuluan ng 20 minutes pa. After 20 minutes, ayan na, naluto na yung ating chicken. Lalagyan natin siya ng konting oil para yung kanin hindi magdidikit-dikit. Ayan, lagyan natin siya ng konting oil, konti lang. Para yung kanin, pag nilagyan natin, hindi magdidikit-dikit. Tapos, ilalagay na natin ang ating rice. Kung kulang siya, medyo kulang siya ng tubig, dadagdagan ko na siya ng kaunti. Kung makikita nyo, yung sabaw niya, brown na. Kasi, nag-melt na yung kanyang onions. Yan, ilagay ko ng ating rice. Tapos, i-in na lang natin to ng mga 5 minutes o 10 minutes. 5 minutes to 10 minutes. Dadagdagan ko siya ng kaunting tubig lang. Yan, medyo malampasan niya yung bigas ng kaunti. Siya nga pala, inaalis natin yung tubig na pinagbabara ng bigas. Sinasala ko bago ko ilagay dito. After 10 minutes, check natin kung luto na yung ating rice. Nilagyan ko siya ng aluminum foil para mas maluto pa siya ng husto. Ayan, luto na ang ating rice. Haluin natin siya ng bahagya. Para yung nasa ilalim, mapunta sa ibabaw. Then, okay na ito. Luto na po ito. Ganito lang po ang gusto nilang kanin. Hindi masyadong lutong-luto. Yung parang malambot na hilaw. Ganito ang gusto nilang kanin. Kaya nilagyan ko ng plastic sa ibabaw para
magpantay yung luto. Luto yung ilalim, luto ang ibabaw. So ayan, ready na po ito. Kanya-kanya na lang kaming sandok mamaya pagkakain na. Hindi pa naman akong gutom, saka dapat nauuna sila, pero ito, settings ko lang yung table nila. Sila na ang bahala magsandok. Itong cinnamon, tatanggalin ko ito mamaya pag kakain na sila. Saka yung bay leaf, yung laurel, tatanggalin natin yun. So, okay na ito. Hindi ko na lalagay sa serving plate kasi luto na siya. Sila na ang bahalang mag-serve sa sarili nila mamaya pagkakain na. May additional pala ito na ingredients, yung pine nuts, roasted na pine nuts. I-roast mo yun. Bali, i-brown mo siya, yung pine nuts. Kung gusto nyo lagyan ng ibang nuts, yung kasoy nuts o yung takpanan natin para hindi sumingaw at hindi mag-dry yung kanin, takpan natin ulit habang iniintay natin silang mag-lunch. Kung gusto nyo ng cashew nuts, ng almond nuts, i-roasted, pwede siyang haluan. So ayan, ready na po ang ating chicken sayadies. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube ko, makikisuyo po pa-subscribe. At sa mga nakasubscribe niya, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!